42% ng produksyon ng palay sa Calabarzon o sa Region 4A ay mula sa lalawigan ng Quezon, ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2019. Ang Calabarzon ay binubuo ng mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. May kanyang estilo ang Quezon Province sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-ani gamit ang kung tawagin ay gapas. Sa pamamagitan ng uhay ng palay, maingat at mabilis itong tinatalian upang di manabog ang bawat tangkay ng inaning palay. Panandalian itong ibibilad sa ibabaw ng pinagputulang puno ng palay hanggang sa pwede nang alisin ang butil nito sa pamamagitan ng pag-iik o sa pamamagitan ng tracer. Yung ganito po ka luwang, gaano nyo katagal anihin yung palay? Itong ganito ka luwang, parang mga sampuan. Pati ko na maghapon. Sampu? Ay, hanggang saan po? Gaano kalaki? Hanggang doon? Gano'n sa may mangga? Kaya ng sampu katao maghapon? Hindi pa aabutin. So ano po malaking problema ninyo pag nag-aani kayo dito? Ay, mahirap pag-aani. Bulaos. Bulaos. Laboy. Laboy. Ang harvester hindi rin kaya dito ano? Hindi kaya at nabaon. So tao pa rin? Nabaon na doon. Mano-mano pa rin ano po? Mano-mano. Harvester ay karami. Hindi may marami din tapon. Okay. So mas marami natatapon. Ay, isa. Okay, mas maganda itong ganito. Mabuti. Sa di kalayuan aking nadaanan ang mag-asawang Johnny at Melissa. Magkatuwang nitong ginigiik ang mga naipong kimis ng palay habang kasama naman ito ang nag-aalis ng mga walang lamang butil ng palay o tulyapis sa pamamagitan ng pagpapahangin gamit ang isang bilao. Nagpapahiwatig ito na bawat butil ng palay ay mahalaga para sa isang magsasaka. Sa kabilang banda, naroon naman ang isang makinarya na kung tawagin ay tracer, na walang pakundangang inaalis ang mga butil ng palay mula sa kanyang tangkay. Malayo ang tapo ng mga dayami at maaaring may mga kasama pa iyong butil na palay na di na masisimot pa. Akala ko'y ang tracer na ang pinakamabilis na gamit upang makuha ang butil ng palay mula sa kanyang tangkay. Sa di kalayuan, aking pinagmasda ng isang tila ba halimaw na kumakain ng palay. Subalit, ito pala ang makabagong gamit sa pag-aani ng palay ngayon na kung tawagin ay harvester, na kayang anihin ang isang ektaryang palayan sa loob lamang ng ilang sandali. Lalamunin ito ang mga nakatayong palay at agad na iluluwa na nakasilid na sa sako katuwang ang ilang manggagawa. Kung ikukumpara ang kilo ng palay sa bigas,
Higit sa doble ang diferensya nito. Itong buwan ng Abril ng kasalukuyang taon, kung saan kasagsagan ang pag-aanin ng palay, umabot lamang sa 12 hanggang 19 pesos ang kada kilo ng tuyong palay. Katumbas ang presyo nito o higit pa sa isang tasang kanin sa pangkaraniwang karinderiya kung iyong susumahin. Magkaganon pa man, patuloy at patuloy pa rin sila magtatanim ng palay, sapagkat ito ang kanilang kabuhayan dito at doon po sa amin.